The Rose That Never Blossomed. Ito ang kutya ng iilang basketball fans sa number one draft pick noong 2008, NBA Rookie of the Year noong 2009, at sa pinakabatang nakatanggap ng NBA MVP sa kasaysayan ng NBA noong 2011. Ito ay walang iba kundi si Derrick Rose. Bagamat sa unang tingin, tila mayabong na agad ang unang tatlong taon ng karera ni Rose. Ngunit sa isang banda, maaari itong tingnan bilang isang malungkot na istorya. Isang istorya na kung paanong bilis ng pag-angat ay siya ring bilis ng pagbagsak. Isang istorya kung saan tila ang kadakilaan ay mabilis na napalitan ng trahedya, kontrobersya at kamalasan. Ito ang nakaka-inspire ngunit nakakalungkot na true story ni Derrick Rose. Mr. Goodbye! Si Derrick Martell Rose ay pinanganak noong October 4, 1988 sa Englewood area, Chicago, Illinois. Kabilang ang kanyang pamayanan na tinatawag na Chicago Southside. Notorious ang Southside Chicago dahil sa dami ng mga nakatirang kilabot na gangster doon. Mataas din ang crime rate ng naturang lugar. Bukod pa rito, ang kabi-kabilang mga gang wars na maaaring magresulta sa mga madugong tagpo. Kaya naman mula pagkabata, bantay sarado na itong si Rose upang hindi mapasama sa magulong mundo ng mga gangster sa Chicago. Si D. Rose ay bunso sa apat na magkakapatid. Ang kanyang mga kuya na sina Dwayne, Reggie at Alan ay binili na ng kanyang ina na bantayang maigi ang kanilang baby boy. Sa kabutihang palad, ang mga kuya ni D. Rose ay pawang mga mahihilig rin sa basketball. Kaya noon pa man, bonding na ito na magkakapatid. Laking court ang mga kuya ni D. Rose. Kaya naman kasabay ng pag-develop ng kamalayan ni Derrick Rose sa mundo ay siya rin kasabay ng pag-develop niya ng skills sa basketball. Dahil sa ipinamalas na talent ni Derrick sa murang edad, samot-saring atensyon ang natatanggap niya. Sa ilan, isa si Derrick sa mga una nilang tatawagin upang kampihan kapag maglalaro sa court. Ngunit para sa iba, isa itong banta o opportunity upang i-exploit o i-take advantage ang pagkabata ni Derrick Rose. Kaya naman naging mas lalong bantay sarado ang ina at mga kapatid nito sa kanya. Ipinagbawalan na siyang lumapit sa court mag-isa nang wala ang kanya mga kuya at hatid sundo palagi si Derrick ng kanya mga kapatid sa eskwela. May sapat at valid na dahilan ang treatment na ito na ginagawa sa batang Derrick noon. Dahil sa mga panahon na yon, hindi lang gangs ang notorious sa Chicago, kundi ang mga street agents na nagpapanggap na kaanib ng mga kilalang basketball organization sa Amerika. Hindi naman lingid sa kaalaman na marami ang mga talentadong basketball players sa naturang lugar. Ngunit kaakibat ng talento ay ang dami ng trahedyang nangyari sa mga potential superstars noon na galing sa lugar na yon. Isa na rito, ang nooy ginugroom na parang maging pambato ng Chicago sa NBA na si Ben Wilson. Ang top basketball prospect na ito ay nakursunadahan lamang at binaril isang araw habang naka-lunch break sa loob mismo ng eskwelahan. Dahil nga sa mga istoryang ito, minarapat lamang ng ina ni Derrick na gawing bantay sarado ang kanyang anak. Bukod sa pagbabawal sa court at paghatid sundo sa kanya sa eskwela, inililista ng pamilya ang lahat ng mga taong kanya nakakausap at nakakasalamuha. Sa madaling salita, para siyang jowa mo, strict ang parents niya. Noong 2003, nag-enroll si Rose sa Simeon Career Academy, isang public vocational high school sa Chicago. Unang taon pa lamang, pumutok na ang kanyang pangalan sa naturang eskwelahan. Nag-average siya ng 18.5 points, 6.6 assists, 4.7 rebounds at 2.1 steals per game. At dahil sa extraordinary niyang performance, nagresulta ito sa 24 na panalo at iisang talo lamang noong season na yon sa City Championship kung saan kabilang ang kanyang koponan na Wolverines noong 2004. Kahit na natapos ang kanilang takbo dahil sa pagkatalo sa State Regionals, nakuha naman ni Derrick Rose ang kanyang unang National Award na Parade All-American Third Team Spot noong 2006 hanggang 2007, ang kanyang junior at senior year sa Simeon Career Academy. Lalong sinimento ni Derrick Rose ang kanyang pangalan sa history ng high school basketball. Sa kanyang pangunguna, naibigay ni Rose ang back-to-back champion title sa naturang eskwelahan matapos ang 22 years. Sa kanya namang senior year noong 2007, si Derrick ay ang panglima sa best prospect sa buong Amerika ayon sa ulat ng Sports Illustrated. Dahil sa mahalimaw na performance ni Derrick sa court,
ang Simeon Career Academy ay kauna-unahang public high school sa Chicago na nakapanalo ng dalawang straight na state championships. Tinapos ng Wolverines ang season na yon na may standing na 33-2 at lalo pang pinataas ni Rose ang kanyang average stats na umabot sa 25.5 points, 9.1 assists, 8.8 rebounds at 3.4 steals per game. At dahil dito, binansagan siya ng Illinois Mr. Basketball at napabilang rin sa McDonald's All-American Team. Ginawaran rin siya ng first team honors ng Parade Selection at USA Today. Napili rin si Rose na maglaro para sa Jordan Brand All-Star Game at sa Nike Hoop Summit. Si Rose ay tinaguri ang third greatest high school point guard of the decade ng ESPN Rise Magazine. Lahat ng mga national achievements at parangal na ito ay nakamit niya bilang isang high school student. Dahil sa kanyang past performances at reputasyon bilang isa sa mga rising superstars sa Amerika, malaki at mataas ang ekspektasyon ng tao kay Rose pagtungtong niya ng kolehiyo. Ang lahat ng basketball fans, sports media, universities, maging mga agents ng NBA ay nakaabang at nakatutok kung saan ba siya maglalaro para sa kanyang university career. Para kay Rose, hindi naman niya problema kung saan siya pupunta. Ang kanyang iisipin na lamang ay kung anong school ang kanyang tatanggapin. Maraming nagkandara pang makuha ang young athlete na ito dahil sa kanyang ipinamalas. At napili nga niya ang University of Memphis Tigers dahil sa history at reputasyon nito. Kilala ang eskwelahan na ito sa pagpapapasok nila ng mga atleta sa NBA. Sa ilalim ng kanyang coach na si John Calipari, binasag ni Rose muli ang expectation ng mga tao at lalong ipinakita ang halimaw na nananalaytay sa kanyang dugo. Sinimula ng Tigers at ni Derrick Rose ang 2007 season sa standing na 26 wins at walang talo. Ang winning streak na ito ay first time sa loob ng 25 years na nangyari sa naturang liga. Natapos ng Memphis ang naturang season sa standing na 38 wins at 2 losses lamang at nakuha ang achievement na may most wins in a season sa NCAA sa Amerika. Sa una niyang taon sa college, binuhat agad ni Derrick Rose ang Memphis sa 2008 NCAA Championships kontra Kansas Jayhawks at nagpakitang gilas agad sa kanyang average na 20.8 points, 6.5 rebounds at 6 assists per game. Hindi binigo ni Derrick ang ekspektasyon sa kanya ng kanyang mga fans. Kahit na bagito pa lamang sa collegiate basketball noon, hindi matatawaran ang likas na husay at gilas nito pagdating sa loob ng court. Alam rin ito ni Derrick sa dinarami-rami at tinaas-taas ng kanyang mga achievements at experience. Mataas ang kumpiyansa nito sa sarili at kaya niya itong patunayan sa court. Sa kasamaang palad, tinalo sila ng Kansas sa finals na ito sa isang overtime na pinangunahan ng isa ring mahusay na point guard na si Mario Chalmers. Pagkatapos lang ng isang taon sa NCAA, idiniklara na ni Derrick Rose ang pagpapakuha niya sa 2008 NBA Draft. Tila match made in heaven ang nangyari sa pakikipagsapalaran ni D. Rose na makakuha ng spot para sa kanyang NBA career. Dahil ang kanyang hometown na Chicago ang nakakuha ng number 1 draft pick para sa 2008 NBA Draft. At walang pag-aalin lang ang nakuha ng Chicago Bulls ang kanilang hometown hero na si Derrick Rose. At simula noong mga panahon na yon, maraming tao ang nagsasabi na magiging prominenteng team muli ang Bulls dahil sa addition ni D. Rose sa kanilang koponan. Idinidikit ng mga fans ang pangalan ni D. Rose kay Michael Jordan dahil sa hype at resemblance daw ng kanilang playstyle. At muli, hindi na naman nag-disappoint ang rookie noon na si Derrick. Unang season pa lang, niyanig niya na ang mundo ng NBA. Sa una niyang 10 laro, nakapagtala agad siya ng history ng mga score na higit sa 100 points sa first 10 games ng isang Bulls drafty. At guess what kung sino ang una nakakuha nito? Si Michael Jordan lang naman. Nakuha niya rin ang Eastern Conference Rookie of the Month noong November at December 2008 at tuluyang naging Rookie of the Year ng naturang taon. Muli niyang kasama sa hanay si Michael Jordan sa award na yon bilang isang Chicago Bull na nakakuha ng parangal. Sa kanyang rookie year, nag-average agad siya ng 16.8 points, 6.3 assists at 3.9 rebounds per game at napasama sa NBA All-Rookie First Team. Sa una niyang playoff game sa una niyang taon sa NBA, nakapagtala agad siya ng 36 points. Dahil dito, kaparehas niya ang NBA legend na si Kareem Abdul-Jabbar na nakapagtala sa kanyang rookie year ng ganitong stat noong 1970 pa. Kahit di sila nanalo laban sa Boston Celtics sa playoffs na yon,
tila totoo nga ang mga hype na mala Michael Jordan era ang maibibigay ni Derrick Rose sa Chicago Bulls upang buhayin muli ang team mula sa pagkakalugmok nito. Kung titingnan ng kanyang stats at achievements history mula high school hanggang maging pro player sa NBA, tila walang ibang pupuntahan ang karir ni Derrick Rose kundi pataas. Tila nakadestino ito bilang maging isa sa mga greatest players of all time. Ngunit kung gaano kabilis umusbong at umugong ang karir ni Rose, siya rin kabilis dumating ang trahedya at kontrobersya sa kanya na naging hudyat ng kanyang biglaang pagbulusok pababa. Isa sa maraming mga dagok ni Rose sa kanyang karir ay ang kontrobersya sa kanyang pag-aaral. Noong 2009, lumabas ang issue na nandaya raw si Derrick Rose sa kanyang mga national exams noong siya ay isang high school student pa lamang. Ayon naman sa kanyang college alma mater na University of Memphis, lumabas daw ang balibalitang ito noong ilang araw lamang matapos na siya ay makapag-enroll sa naturang lugar. Malamang propaganda lamang daw ito ng ibang mga schools upang hindi matuloy sa kanila si Derrick noong mga panahon na yon. Ngunit noong August 20, 2009, nagdesisyon ang NCAA na gawing invalid ang 2007-2008 season ng Memphis dahil sa issue ni Derrick Rose. At noong 2010, nagbayad ang kampo ni Rose ng $100,000 o mahigit 5.5 million pesos na out-of-court settlement upang maresolba ang legal action na yon. Umpisa pa lamang ito ng marami pang pagsubok sa buhay basketball ni Derrick Rose. Bagamat nagpatuloy ang pamamayagpag ni Rose sa NBA mula 2009 hanggang 2011 kung saan naging All-Star selection at naging youngest MVP pa ito of all time sa edad na 22 years old, naging cover ng iba't ibang magazines at video games tulad ng NBA 2K series at meron pang contract sa Bulls na umabot ng $94.8 million o mahigit 5 billion pesos. Sunod-sunod na injuries ang nagpabagal at tila nagpahinto ng kanyang karera at mundo. Una, noong 2012 NBA playoffs kontra Philadelphia 76ers, napunit niya ang kanyang ACL sa kaliwa niyang binti. Dahilan ito upang hindi siya makapaglaro ng kabuuan ng playoff season. Sumailalim siya sa operasyon noong May 12, 2012 at kinailangan ng halos isang taon na pahinga. Dahil dito, hindi na naman siya nakapaglaro para sa team sa 2012 hanggang 2013 na season. Nakabalik naman si Derrick Rose para sa 2013 to 2014 season ng NBA noong October 5, 2013. Ngunit isang buwan lamang matapos ang kanyang much-awaited na comeback, ang kanyang kanang meniscus naman ang napunit at kinailangan niya muling sumailalim sa isang surgery. Halos isang taon ang tinagal ng absence ni Derrick sa NBA. At pagbalik niya ng Bulls noong 2014 season, napagtala agad siya ng 32 points noong January kontra Washington Wizards. Ngunit pabalik-balik na ang pananakit niya sa tuhod. Kaya surgery na naman ang kinailangan, isang buwan lang ang makalipas. Lubos na itong nakaapekto hindi lang sa performance ni Rose sa liga, kundi pati na rin sa kanyang mental health. Kitang-kita ang frustration ni Rose dahil sa mga pangyayaring hindi abot ng kanyang kontrol. Tila nasasayang ang kanyang potensyal at talento dahil lamang sa mga injuries na kanyang natatamo. May mga clips din na nakikitang umiiyak ito dahil sa mga naturang injuries. At noong 2015 to 2016, kanyang huling season sa Bulls, lubos niyang dinamdam ito. Ngunit kinailangan na siyang i-trade ng naturang team dahil sa kabi-kabilang injuries nito at nailipat sa New York Knicks para sa 2016-2017 season, kung saan kinailangan niya muling sumailalim sa knee surgery at na-trade na naman sa Cleveland Cavaliers para sa 2017-2018 season. Ngunit hindi na naman siya nilubayan ng kamalasan at trahedya. Isa na namang ankle injury ang kanyang natamo. Kaya sa taong ito, itinrade siya ng Cleveland sa Utah Jazz kasama ng dalawa pang players. Pero pagdating sa Jazz, ay hindi rin siya nagtagal sa koponan dahil agad siya nitong tinanggal sa final roster at na-i-wave noong February 2018. Dito na dumating ang isa sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ni Derrick Rose. Mula sa isang promising young superstar at youngest ever MVP, ngayon ni isang team sa NBA ay walang gustong kumuha sa kanya. Pero wala siyang magagawa. Andon ang puso at kagustuhan niyang maglaro. Pero iba naman ang sinasabi ng kanyang katawan. Sa isang video, makikita si Derrick Rose na nagpa-practice ng shooting mag-isa sa isang lumang gym.
na ikinalungkot ng maraming tao at fans. Sa puntong ito, minarapat niya mismo muna na magpahinga sa NBA upang isipin ang kanyang future ng mga panahon na yon. Tila nagdadalawang isip na magpatuloy si Derrick Rose sa kanyang karera bilang isang NBA player dahil sa kabi-kabila at sunod-sunod na injuries na natatamo nito. Nagbalik si Derrick Rose sa NBA matapos ang halos isang taong pahinga. Sa isang game laban sa Utah Jazz, umiscore siya ng career high na 50 points. Dito na nabalot ng emosyon si Derrick dahil isa itong patunay na meron pa siyang ibubuga sa larong basketball na hindi pa tapos ang karera ng isang Derrick Rose sa NBA. Ngunit tila nakakabit pa rin sa kanya ang injuries na parang sumpa. Dahil sa 2018 to 2019 season niya sa Timberwolves ay nagkaroon na naman siya ng isang right elbow injury. Ang kanya namang 2019 to 2020 na karir na tila gumaganda at nanunumbalik sa paglalaro niya sa Detroit Pistons sa kanyang pag-a-average ng 17.2 points per game. Ngunit ang sigla ay sinira na naman ng isang groin injury. Bumalik ng New York Knicks si Derrick Rose noong February 2021 matapos na gumaling sa mga injuries para maglaro sa dati niyang coach sa Chicago na si Tom Thibodeau at makasama muli ang matalik na kaibigan at former Chicago Bulls teammate na si Taj Gibson. Sa taong ito, naging solid na bench player si Derrick Rose para sa koponan para maging pang-apat ang Knicks sa Eastern Conference standings at maging pangatlo si Derrick Rose sa butuhan ng Sixth Man of the Year Award. Kasalukuyan pa rin naglalaro ngayon si Derrick Rose para sa Knicks at nag-a-average na lamang siya ng 6.3 points per game bilang isang bench player. Kamakailan lang, nakatanggap siya ng standing ovation at sigawan ng MVP sa muli niyang paglalaro sa harap ng mga fans sa basketball court na nagpasikat sa kanya, ang United Center ng Chicago Bulls. Siguro, ang sigawan ng mga fans na ito ay pinaghalong pasasalamat at panghihinayang na kung hindi sana palaging nai-injured si Derrick Rose, ay naipakita niya ang kanyang totoong lakas at talento sa basketball. Hindi malayong nakapagbigay sana siya ng kampiyonato sa siyudad ng Chicago na uhaw sa panalo pagkatapos mag-retire ni Michael Jordan. Sayang at hindi naabot ni Derrick Rose ang kanyang potensyal. Sayang at ang lakas niya sa basketball court ay hindi kayang sabayan ng lusog ng kanyang katawan. Hindi naman maiiwasang sisihin ng ilan ang sistema ng Chicago Bulls sa pamumuno ni Coach Tom Thibodeau, kung saan babad na babad lagi si Derrick Rose sa bawat laro. Maging ang mga trainers ng Bulls ay hindi rin nakaligtas na sisihin ng mga fans. Patunay lamang ang istorya ng pagbagsak ng karir ni Derrick Rose na health is wealth. Kaya pangalagaan at mahalin mo ang kalusugan mo ngayon. Dahil ang karamdaman ay walang pinipiling edad, kasarian o katayuan sa buhay. Sa oras na singilin ka ng katawan mo, wala ka na magagawa. Kaya hanggat kaya pa, gawin mo lang ang mga gusto mo sa buhay. Pero huwag mong kalimutan na alagaan ang sarili. Matulog ng maaga, kumain ng tama, mag-vitamins, magmahal ng tapat. At higit sa lahat, alagaan rin ang mental health sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe at panonood dito lang sa paboritong channel mo. Tandaan, good vibes lead to good life. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na. Suportahan nyo rin ang aking food and travel channel, ang Mr. Good Vibes. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para mas lalo pang maubos ang oras mo.